sa napapabalitang ang ating national artist, superstar, na si Ate Gay o Miss Nora Honor ay nasa Bicol. At marami nagtatanong bakit nasa Bicol si Miss Nora Honor, ang ating national artist. Nagpapahinga, sabi ng iba, o siya po ay pansamantalang magre-retiro, mamamaalam sa showbiz, o pangmatagalan na ito. Alam niyo po, si Ate Gay pa, kilalang survivor, kilala si Ate Gay na talagang hindi susuko. Sabi nga, no retreat, no surrender pag si Ate Gay. Anong katotohanan sa pagre-retiro ni Ate Gay o pamamaalam sa show business? Totoo ba ito o opinion o katang-isip lamang? Sasagutin po natin yan matapos ng ilang paalaala. Promise, babalik po ako. Bumabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting nanonood ng Heart Expression. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, ang inyong ka-Heart Expression, si Gifford R. na nagsasabing pagpalain tayo ng Diyos, sumaatin, palagi ang kapayapaan. At kayo po ay aking inaanyayahan na please subscribe po natin ang YouTube channel na Heart Expression, ang inyong tambayan. At maraming salamat po. Wala pa po kaming 2 taon ay linagay niyo na po kami sa 16,000 plus. Wala pa pong 2 taon ang Heart Expression. Ito po ay malaking pasasalamat sa inyong pagtitiwala at bawat pag-subscribe niyo po at pagtangkilik panunood ay mayroon po magandang kinapupuntahan. At salamat po sa patuloy na nagsasubscribe. Please subscribe po natin ito. I-like, tapusin ang video upang lalo po natin maunawaan. And of course, ang YouTube channel ng ating mahal na national artist na si Miss Nora Honor, ang ating superstar. Alam niyo po, ito po yung ating isubscribe, ang Nora Honor Official. At alam ko po na marami tayong balita kay Ate Gay, lalo na namimiss natin siya, of course. Ano po? At lahat po ng mga vloggers, ng mga nag-upload ng video para kay Ate Gay, panoorin po natin sila. Alam po naman natin na tayong po mga Norayas, magmahalang magtulungan. Ayan, marami po nagbablogs yan, nagbablog si Ma'am Owens, si Bernie Placido, at marami pang iba. Ano po? Marami pa. Ayan, nagkilingin po natin ang mga vlogs ng mga Doranians. Ayan. Okay? Medyo po nabubulol tayo kasi po, alam niyo po, ang katunayan ay medyo may sinat tayo pero kailangan po magpatuloy tayo sa ating pag-vlog dahil marami nag-aabang ng ating mga balitang Ate Gay. Alam niyo po, si Ate Gay ay talaga naman pong namimiss natin si Ate Gay, at magmula nung nakita natin siya sa national artist po, nung ginawad sa kanyang national artist, talagang excited tayo na makita siya at nakita natin yung kanyang kalusugan. Nakita natin na masaya siya, nakita natin na talagang tagumpay na tagumpay sa Ate Gay. Maraming taong bumabati kay Ate Gay. At yan, sabi ko nga po kahapon sa in-upload kong video, may saya pero may lungkot dahil si Ate Gay ay napabalitang may sakit at kailangan niya magpahinga. At meron nga po nagsasabi na si Ate Gay ay nasa Bicol. Ayan. At syempre, talaga naman, there's no place like home. Walang masama kung si Ate Gay ay mag-stay doon sa Bicol. Lalo na pa ngayon sa kanyang karamdaman, nagpapalakas siya, nagpapagaling. Kailangan niya ng sariwang hangin sa probinsya. Kaya marahil nandun siya. Hindi natin alam kung nandun pa siya ngayon o nag-stay pa o nakauwi na. Pero ang mahalaga, kailangan ni Ate Gay ang magpahinga. Ayan. Alam niyo po, si Ate Gay po ay napapabalitang magre-retire na, retiro sa kanyang bilang artista, showbiz, sa showbiz. At alam niyo po,
deserve naman natin kaya magpahinga. Deserve din natin kaya na wala na siyang dapat pang patunayan, nagawa na lahat ni Ate Gay. At syempre, narating niya na nga yung rugrok eh. Siya lang nakarating doon. At may pagkakataon na tayo po ay bababa. Pero hindi na nga hulugan na sa Ate Gay ay wala na. Laos na. Si Ate Gay pa rin ang superstar at siya pa rin ang pinakamanhinding na bituin sa lahat. Okay? At doon po sa may nagtatanong, paper dito totoo ba na si Ate Gay ay mag-retire na? Alam niyo po, mamamaalam na sa showbiz. Hindi ko po masasagot yan sa mga nag-chat sa akin. Ang totoo po niyan, ang pagkakilala ko po kay Ate Gay at yan din naman po tayong lahat, hindi lang po ako kundi marami pong Noranians na talagang kilala si Ate Gay na survivor. Kaya nga kampiyon yan eh, tawag ng tanga ng champion yan eh. At saka ngayon pa ba, magpi-55 years na si Ate Gay sa show business. Alam niyo po, kung mag-retire, okay lang yan. Kasi bakit po? Si Ate Gay hindi naman na malilimutan ng tao yan. At syempre, may balita pa rin kay Ate Gay. Pero knowing Ate Gay, ito po yung opinion ko lamang po, no? At nawa po, hindi ako mali sa opinion ko. Sorry po. Alam niyo po, sabi ni Ate Gay, natatandaan ko, hanggat mayroong isang naniniwala sa kanya, nanunood sa kanya, magpapatuloy siya. Alam niyo po, no? At talaga namang, sa totoo po, si Ate Gay, hindi niya matitiis ang kanyang mga fans. Yun po. Marahil din na siya kasing aktibo ng dati, pero yung totaling hindi na natin makikita sa Ate Gay, palagay ko, kapag nakapagpahinga sa Ate Gay, nakabawi siya, eh, saan ba siya pupunta? Kung hindi siyempre, sabi niya na, yung haharapin ng kanyang mga fans, magbigay ng kaaliwan, magbigay ng, mag-perform pa rin, entertain sa mga, sabi niya na, utang na loob niya daw yung kanyang kasikatan sa mga fans, sa mga naniniwala at nagmamahal sa kanya. Maaaring sa Ate Gay ay limitado na yung kanyang mga proyekto, pero si Ate Gay ay nandyan pa rin. Visible pa rin sa Ate Gay. Talagang hindi siya mawawala. Pero kailangan lang muna siguro ni Ate Gay na magpahinga at magpalakas para magawa niya yon. At naniniwala tayo na sa pamamagitan ng ating panalangin ay gagaling si Ate Gay at makakasama natin siya, lalong-lalo ng kanyang buong pamilya. At marami pang kwento si Ate Gay. Wala naman nakakaalam ng lahat kundi ang Diyos lang. Kaya ipanalangin natin na si Ate Gay ay hindi lang gumalay kundi lubusang lumakas. Kaya nga po sa July 24, ayan po naka-plus yung panawagan ng ating mahal na presidente. Kung makakapunta po tayo sa lugar na yan, ay punta tayo sa mga malalapit at mayroong paraan para makapunta. Makijoin po tayo sa pananalangin. Pasasalamat kay Nora Honor sa kanyang nagtanggap na karangalan, ginawad na national artist, and of course, sa kagalingan at kalakasan pa ni Ate Gay. Yan, salin po tayo. At kung di ba tayo makakapunta, palagi tayong manalangin. Ipag-pray natin sa Ate Gay at hindi lang sa Ate Gay kundi ang kanyang buong pamilya at syempre ang bansang Pilipinas, ang buong mundo, pag-pray natin. Yan. So, yan po ang aking opinion at masasabi sa Ate Gay ba? Magre-retiro na? Sa Ate Gay ang katnan dyan. Malakas. Makikita pa rin po natin sa Ate Gay. Yun po yung ating paniniwala. Gagaling sa Ate Gay lalakas. Of course, sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat, Ate Gay. We love you. At salamat ng Noranians at subscribers. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po si Kipper D.R. na nagsasabing, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po. Please like, subscribe, hit the bell button.